Ako ang inyong lolo Pael at ito ang aking kwento. Anak ng aswang na matrukulan. Mahimbing na natutulog si Danny nang tawagan siya ng kasintahan. Nabigla siya ng gising dahil sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Halos mabingis siya dahil katabi ito ng kanyang tenga. Kaagad niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Mabilis siyang bumalikwas ng bangon nang marinig ang boses ng kasintahan na halos bumubulong na dahil sa kung anong kinatatakutan nito. Vel, anong nangyayari sa'yo? Babe, feeling ko may tao dito sa apartment. May nararamdaman akong kakaiba. May naririnig akong kaluskos. Natatakot ako. Puntahan mo ako dito, please. Pinakinggan niyang mabuti ang sinasabi ng nobya. Nakiramdam siya sa apartment nito. Nagmarinig niya ang kakaibang mga kaluskos sa kabilang linya na tinutukoy nito ay nagmamadali niyang pinuntahan ng nobya. Halos hindi na niya pinansin ang mga sinasabi ng nobya. Mabilis niyang pinaandar ang motor at tinahak ang daan papunta sa apartment ni Vel. Nasa panganib ang kanyang nobya. Ilang minuto lang ay nakarating na rin siya sa lugar dahil hindi naman kalayuan ang apartment na inuupahan niya bilang bed spacer. Iginirahin niya sa tabi ng kalsada ang motor. Pagdakay, lumapit sa gate ng compound at nag-doorbell. Habang hinihintay niya ang katiwala ng apartment na buksan ang gate, tinawagan niyang muli ang kasintahan. Nasaan ka na ba? Mahinang tanong ng babae sa kanya. Tila kinakapos ng hangin ang pagsasalita nito dahil sa matinding kaba na nararamdaman. Dito na ako sa gate. Lumabas ka ng apartment. Utos niya sa kasintahan. Natatakot ako lumabas. Pakiramdam ko, nasa may pintuan siya. Narinig ko yung yabag niya doon. Pero hindi ko siya nakikita. Nanginginig ang boses ng kasintahan at napapaiyak na rin ito. Nasa kababanda? Sa kusina. Nagtatago ako sa ilalim ng mesa. Hintayin mo ko. Bakit kasi ang tagal naman magbukas ng katiwala niyo eh? Galit na sabi ni Danny. Maya-maya ay dumating na ang katiwala. Kalmado pa siyang tinanong nito. Ah, bakit yata ang aga mong dalawin si Vel? Ate, pasensya na ha, pero pwede bang pakibilisan? Ano kasi si Vel, masakit ang tiyan. Ha? Ganun ba? O sige, puntaan mo na. Binilisan na ng babae ang pagbukas sa gate. Tinakbunan ni Danny ang kasintahan nang mabuksan ng katiwala ang gate ng apartment. Hindi pa rin niya binababa ang tawag kahit nasa tapat na siya ng pintuan ng unit ng kanyang nobya. Vel, nandito na ako. Ano, buksan mo na yung pinto. Utos niya sa kasintahan pero hindi ito sumasagot sa kanyang tawag. Tanging ang hininga nitong humihingal ang naririnig niya sa kabilang linya. Babe, ano nang nangyayari sa'yo? Kumagalaw ang dahon ng halaman ko sa ibabaw ng center table. Wala namang hangin. Mahinang sabi ng kasintahan. Natatakot ako. Nararamdaman ko siya dito sa loob ng bahay. Nakakaamoy ako ng mabaho. Hindi ko alam kung saan. Paano kumalat na sa buong bahay yung amoy. Nakakasuka. Kaya mo bang buksan yung pinto? Nakalaki yung doorknob eh. Gigil na sabi ni Danny habang marahas na pinipihit ang siradura. Nasa sala siya. Alam kong nasa sala siya. Kasi naririnig ko yung yabag niya doon. Natatakot ako. Humihikbing tugo ni Vel sa kanya. Iikot ako. Sa pintuan sa kusina ako dadaan. Huwag mong papatay ng tawag ha. May kalayuan ang iikutan ni Danny bago mapuntahan ang likuran ng apartment ni Vel dahil pitong pinto ang makakadikit na apartment at nasa dulo pa ang inuukupahan ng kasintahan. Dead end pa ang dulo at walang ibang daan kundi sa kabila. Tinakbunan niya ang pagpunta roon upang mapabilis. Pakiramdam ko, papalapit siya sa akin, babe. Nagahalo na ang kaba at galit ni Danny nang marinig niya ang sinabi ng kasintahan. Hayop ka! Huwag mong sasaktan si Vel!
ng gagalaiti niyang turan. Pagdating sa kusina ay kaagad niyang pinihit ang siradura. Babe, buksan mo ang pinto! Sigaw niya nang malamang nakalakdin ito. Babe! Natataranta na siya dahil hindi na sumasagot ang kasintahan. Mga pigil na hininga lamang ang kanyang naririnig sa kabilang linya. Anong nangyayari dyan? Buksan mo ito! Sinipa na niya ng malakas ang pinto. Maya-maya ay narinig niyang napasigaw ang kasintahan at tumakbo itong palayo. Babe! Natigilan siya nang biglang bumukas ang pinto at hinampas siya ng malakas na hangin. Halos tumilapon siya sa lakas nito. Napasandal siya sa pader at nabitiwan pa ang cellphone. Naramdaman pa niya ang hangin na dumaan sa kanya. Nilagpasan siya nito at nag-iwan ng mabahong amoy. Nang pumayapa na ang paligid, ay kaagad siyang pumasok sa loob ng apartment at hinanap ang kasintahan. Nakita niya ito sa sulok ng kwarto at humahagulgol habang yakap ang sarili. Babe, nandito na ako. You're safe na. Napayakap sa kanya ang nobya at nanginginig itong umiiyak. Ano ba yung babe? Ano ba yun? Paulit-ulit nitong tinanong ang nobya pero hindi naman siya masagot. Hindi ko alam, pero nakita mo ba? Naramdaman mo rin? Oo, pero umalis na siya, kaya tumahan ka na. Halika na sa kusina, uminom ka muna ng tubig. Inakay niya ang kabadong nobya sa kusina at pinakalba ito. Nang uminom na si Vel ng tubig na inabot sa kanya ni Danny, ikinuwento na niya ang naranasan. Nagising ako kanina na may humahaplo sa akin. Nang dumilit ako, wala naman akong nakita. Nararamdaman ko siya sa kwarto kung kaya tumakbo ako sa salas. Nasusundan niya ako. Yan pang parang siyang invisible. Pero alam kong nasa malapit lang. Dahil bawat daanan niya ay kumagalaw kahit wala namang hangin. Nagtago ko sa ilalim ng lamesa dito sa kusina. Pero nakita niya ako kanina. Ramdam na ramdam ko yung hininga niya sa mukha ko. Pinigil ko yung hininga ko at hindi ako nagsalita dahil parang hinahanap niya ako sa hininga ko. Ano pang nilalang yun? Ano pa yun? Mahabang salaysay ng nobya habang umiiyak ito. Aswang. Tipid na sagot ni Danny. Ha? Paano nangyari yun? Aswang na matrukulan yun. Nang bibiktima ng babaeng... Babaeng? Tanong ni Vel dahil hindi na naituloy ni Danny ang sinasabi nito. Basta babae. Hayaan mo na. Medyo pasinghal na sagot ni Danny dahil hindi rin niya masabi sa kasintahan na ang inaatake ng matrukulan ay mga babaeng birhen pa. Paano mo nalaman? Nakita mo ba yung itsura niya? Umiling si Danny sa tanong na yon. Eh, paano mo nasabi? Naramdaman ko siya nung isang araw dito. Nung nagmo-movie marathon tayo, pero nakatulog ka. Naramdaman kong hinahanap ka niya eh. Naamoy ko yung mabaho niyang amoy. Parang nabubulok na karne. Umikot siya sa buong apartment na ito. Nakikita kong gumagalaw yung mga bagay na nadadaanan niya. Tapos, naiiwan yung amoy niya kahit nakaalis na siya. Kagaya kanina, pagpasok ko dito, sinalubong ako ng mabahong amoy na naiwan niya. Akala ko nga eh, hindi na siya babalik dahil hindi kanya nakita. Pero binalikan ka pa rin niya. Ibig sabihin, babalikan kanya uli. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Paano niya akong nahanap? Hindi ba niya ako nakikita? Para kasing bulag siya. Kanina kasi, nakatapat siya sa akin sa ilalim ng mesa. Nararamdaman ko yung hininga niya sa tubat ng mukha ko. Hindi niya ako inaatake. At parang nakikiramdam lang. Bulag siguro yun. Anong klaseng aswang yun? May aswang pa talaga? Tinanguan na lang ni Danny ang mga sinasabi ng nobya. Hindi niya rin alam kung paano ito ipapaliwanag sa babae. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan kong umalis dito. Ayoko na dito. Tumayo ang nobya at pumunta sa kwarto. Sinundan nito ni Danny. Nagmamadaling isinilid ng nobya sa bagang ilang mga gamit. Oh, ano ginagawa mo? Tanong niya. Aalis ako dito. Natatakot ako. Papalikan niya ako. Kahit saan ka pumunta,
masusundan ka niya. Hindi na niya malilimutan yung amoy mo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Ano bang gusto niya? Gagawin pa niya akong pagkain? Tapos ano? Hayaan ko lang? Hindi sana, nagpabiktima na ako kanina. Hindi. Hindi siya kumakain ng tao. Natigilan ang nobya dahil sa sinabi niya. Tumingin ito sa kanya at matalimang tingin na tinanong niya ang nobyo kung ano ang kailangan nito sa kanya. Ikaw mismo, gusto kanyang anakan. Nanlambot ang tuhod ng nobya kung kaya't naupo siya sa kama. Napatulala siya at hindi alam ang sasabihin. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa binasag na ito ni Danny. Dibale, gagawa tayo ng paraan para hindi ka na niya gambalain. Paano? Hindi nga natin siya nakikita. Paano natin siya lalapanan? Tatawagan ko yung lolo ko mamaya. Doon muna ako sa apartment mo, babe. Sabi ni Vel na ipinagpatuloy na ang paggagayak. Ha? Hindi pwede. All boys doon. Eh ano naman? Pagtitingin ng kanila doon. Natural. Maganda ako eh. Kung ayaw mo, saan naman ako pupunta ngayon? Hindi ka naman dito pwede kasi bawal din ang lalaki dito. Kinapa ni Danny ang cellphone sa bulsa para tawagan ng isang kaibigan. Pero nagtaka siya na wala ang cellphone sa kanya. Ilang minuto pang iniisip bago niya maalala na nabitiwan niya ito sa labas. Ay, sandali. Nasa labas yung cellphone ko. Nagmamadali siyang lumabas at kinuha pa ito kung saan nalaglag. Ay nako, sana gumana ka pa. Saad niya nang damputin ang cellphone sa simento. Tinawagan niya ang kaibigang si Bert. Hello pre. Bungad niya nang sagutin ang kaibigan ng tawag. Oh, bakit ka napatawag? Yung apartment ba na sinasabi mo dati, available pa? Oo pre, bakit? Lilipat ka ba? Uupahan ko ng 1 week or 2 weeks lang. Pwede ba? Matagal bago sumagot ang kaibigan sa kanya. Tila nag-isip muna ito. May problema ka siguro ano? Oo sige, total wala pa namang umuupa eh. Gamitin mo muna. Pero kapag may uupa na, aalis ka na ha? Oo pre, may aasikasuhin lang kasi ako. Salamat ha. Eh, kailan may lipat mo? Mamayang gabi. Aba, mukhang rush ang solusyon sa problema mo ha. Oo sige, di na kita tatanungin. Magkita na lang tayo dun. Alam mo naman yung puntahan, di ba? Mga 6 p.m. nandun ako. Sige pre, salamat talaga ha. Saktong pagpatay niya ng tawag ay tumunog ang kanyang cellphone dahil tumawag naman ang lolo niya. Hello? Lo? Ah, bakit ba tanong ka ng tanong tungkol dyan sa aswang na matrukulan? Humugot ng malalim na hininga si Danny bago sagutin ang seryosong tanong ng kanyang lolo. Eh, kasi lo, si Vel po, inaatake ng aswang na yun. Binalikan na naman siya kanini. Ay nako, santisima! Paano mo naman nasabi? Eh ako mismo ang nakasaksi, lo. Paano po ba yung makukontra? Eh sige, teka. Pupuntahan ko kayo. Huwag kayong aalis dyan, ha? Muntik nang patayin ang kanyang lolo ang tawag nang pigilan niya ito. Ay, lo! Lilipat na po kami ng apartment pansamantala. Hindi kasi safe si Vel dito sa apartment niya eh. Hindi ko siya mababantayan kasi bawal mag-overnight ang lalaki dito. Ah, ganun ba? O sige, kumuha ka na lang ng papel at ilista mo ang sasabihin ko. Dali-daling pumasok ng apartment si Danny at naghagilap ng ballpen at papel. O sige lo, ano po yung ililista ko? Una, magdikdik ka ng bawang. Damihan mo ha, tapos ilagay mo sa palibot ng bahay. Takot ang matrukulan sa amoy na yan. Sunod, maglagay ka ng halamang dama di noche sa loob ng bahay. Yung may bulaklak na. Kasi ayaw din nila ng amoy ng bulaklak ng dama di noche. Kasi nga, humahalimuyak yun sa gabi. Magkatapos, maglagay ka ng walis tingting sa lugar na madali mong makikita. Kailangan yung nakatayo ito, ha? Napaisip si Daddy sa mga sinasabi ng lolo niya. Eh, lo, hindi kaya ako maapektuhan ng pinagsasabi mo? Ay, santisima! Oo nga pala. Eh, teka. Nakalimutan ko yun ah. Eh teka, sige. Ganito na lang. Kakalabanin mo na lang yung aswang na yon. Galingan mo na lang ha po. Lo,
Ay, wala na akong ibang masasabi kung hindi yun na lang. Mamili ka lang sa dalawang yan. Sige na, mag-ikat kayo dyan. Saad ng matanda, pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Danny dahil wala na rin siyang maisip na solusyon. Napatingin siya sa gawing kaliwa ng magsalita roon ng nobya. Uy, ano? Ano na? Tanong nito habang bitbit ang malaking bag. Kung di mo ko mahanapan ng matutuluyan, doon na lang muna ako kinarakil. Hindi, may nakita na ako. Pansamantala, doon muna tayo sa kaibigan ko habang nag-iisip ako ng panlaban sa aswang. Katulad ng sinabi ng kaibigan ni Danny, naabutan nga nila itong naghihintay sa kanila sa apartment na pagmamay-ari nila. Napakamot ng ulo ang kanyang kaibigan nang makitang kasama niya ang nobya. Nang makalapit na sila, ay agad nitong binangga sa balikat pagkatapos ay binulungan. Kaya pala, sabi ko na babae ang problema mo eh. Sige na, ayusin nyo na yan. Natatawa pa nitong kantsaw sa kanya. Loko, hindi ito kagaya ng iniisip mo. Ayos lang yan pre, naiintindihan ko. Oh, etong susi. Alam mo naman kung saan ako hahagilapin, di ba? Gabi na kasi. Saka na natin pag-usapan yung ibang detalye tungkol sa apartment. Oh, sige pre. Salamat ha. Tinanguan siya nito pagkatapos ay kumuway muna siya sa nobya ni Danny pagkatapos ay tuluyan ng umalis. Pagkaalis ng kaibigan, pumasok na ang magkasintahan sa bahay. Buong bahay ito at nakabukod sa mga kapitbahay dahil may bakuran palibot ng bahay. Siniyasat pa nila ng tingin ang buong bahay. Ayos lang ba sa'yo dito, babe? Tanong ni Danny. Oo, babe. Kahit ano, basta safe. Natatakot ako, babe. Umaatake ba yung aswang na yun paggabi? Kasi kanina, paumaga na yun eh. Tanong ni Vel pagkaupo sa sofa. Sabi ni Lolo, walang pinipiling oras ang matrukulan since hindi naman ito kagaya ng ibang aswang na visible. Invisible siya kaya hindi naapektuhan ng sikat ng araw. At saka, di ba, vampire lang naman ang takot sa liwanag. Oh, tara, dun tayo sa kwarto. Binuhat na ni Danny ang bag na dala nila at palakad na papunta sa silid. Dito na lang tayo matulog sa may sofa, babe. Mabuti na lang at may mga gamit ang bahay na to. Oo, lumang bahay kasi nila ito eh. Hindi na inalis yung mga gamit dahil may mga gamit na sila sa bagong bahay. Bakit? Ayaw mo sa kwarto? Ayoko! Dito lang ako! Para pag dumating yung aswang, makakatakbo agad ako sa labas ng bahay. Hindi ka nun sasaktan pag nakita ako. Takot nun sa akin. Tara na sa kwarto. Doon ka matulog. Ako dyan sa sofa. Ayoko nga. Napasigaw na sa inis si Vel dahil nakukulitan na siya sa nobyo. Oh, sige na. Kalma. Oh, dadaling ko lang ito mga gamit sa kwarto tapos babalik ako dyan. Pagbalik ni Danny galing sa kwarto, may dala na siyang mga unan at kumot na bitbit pa nila galing sa apartment. Iniabot niya sa nobya ang dalawang unan at isang kumot. Oh, diyan ka matulog sa sofa. E ikaw? Dito ako sa sahig. Ayos ka lang pa dyan? Oo naman no, Boy Scout ito. Kahit saan pwede. Nahiga siya sa sahig katapat ng sofa kung saan nakahiga ang nobya. Hindi na siya naglatag dahil wala naman silang ibang dalang gamit. Tabla naman ang sahig kaya ayos lang mahiga kahit walang sapin. Parehong namamahay ang magkasintahan. Bukod doon, mainit din dahil wala silang bintilador. Panay ang biling ni Vel sa sofa habang si Danny naman ay panay ang tapik sa sarili dahil sa mga lamok. Babe, hindi ako makatulog. May pasok pa ako bukas sa school. Angal ng nobya. Ay, ako rin eh. May pasok din ako sa trabaho bukas. Dito ka na lang sa tabi ko mahiga, babe. Ha? Gulat na gulat si Danny sa sinabi ng nobya. Bigla siyang nahiya dahil hindi naman sila natutulog ng magkatabi kahit na mahigit apat na taon na silang magkasintahan. Bakit? Para makatulog ako. Anong kunik? Sige na kasi. Napaka-arte naman ito. Umakit ka na nga dito sa may sofa nang makatulog na ako. Natatakot akong matulog eh. Baka haplutin akong bigla. Dahil sa pag-aalala, tumabi na rin si Danny sa nobya. Mag-iisang oras na nang makita niyang nakatulog na rin ang kasintahan. Sinubukan na rin niyang magpaantok. Kahit natutulog ay malakas ang pakiramdam at pandinig ni Danny.
Nagising ang diwa niya nang maramdamang may kakaibang hangin sa labas ng bahay. Nakapikit niyang pinakikiramdaman ng paligid. May enerhiya siyang nararamdaman na lumilibot sa bakuran. Tila aligaga itong naghahanap ng daan papasok ng bahay. Napakaingat ng kilos nito na parabang hangin na banayad ang ihip. Hindi gumagawa ng ingay ang bawat galaw nito. Ikinuyom ni Danny ang kamao at nag-igting ang kanyang bagang. Alam na niya kung ano itong nagtatangkang pumasok sa bahay. Maya-maya ay biglang nabasag ang salamin ng bintana. Napabalikwas at napasigaw si Vel nang marinig ito. Babe! Nanginginig ito at aligagang inilibot ang paningin sa kabuuan ng lugar. Napasigaw pa ang babae sa gulat nang yakapin siya ni Danny. Natatakot ako. Nandiyan na siya. Alam ko, pero huwag ka matakot. Nandito lang ako. Inayos ni Danny ang pagkakaupo sa sofa at pinakiramdaman ng paligid habang marahang sinusuyod ng tingin ang buong bahay. Hinahanap ng kanyang mga mata kung nasaan ang nilalang. Ano nang gagawin natin? Ang paho naman! Isinubsob ni Vel ang mukha sa likod ni Danny upang maiwasang maduwal sa naaamoy nito. Hindi ko alam. Huwag kang magulo. Nag-iisip ako. Nag-iisip ka pa lang? Alam mo na dapat bago pa lang tayo pumunta dito. Padabog na tinungo ni Vel ang kwarto. Oh, saan ka pupunta, babe? Dito ka lang! Sinundan niya ang nobya sa silid. Sa pintuan pa lang ay hindi na siya makatuloy nang makitang inilabas ng nobya ang mga bawang mula sa dala nitong bag. Humakbang siyang paatras nang humarap sa kanya ang nobya na suot ang mga bawang na ginawa nitong kwintas. Aswang yun, diba? Takot sila sa bawang, babe. Halika dito. Isuot mo tong bawang na ginawa kong kwintas. Ha? Hindi! Ayoko! Ang baho niyan! Mas mabaho yung aswang dito. Halika na kasi. Napaka-arte mo talaga. Panay ang lapit sa kanya ng nobya dahil pinipilit nitong isuot sa kanya ang bawang. Panay naman siya atras dahil batid niya ang mangyayari kapag ginawa niya yon. Habang nagpapatigasan ang dalawa ay may biglang humablot kay Danny. Babe! Tumama si Danny sa mga upuan sa kusina dahil sa malakas na paghagis sa kanya. Patakbo naman pupuntahan ni Vel ang nobyo nang naramdaman niyang may pumipigil sa kanya. Hinawakan siya nito sa bewang at marahas na isinandal sa pader. Napasigaw si Vel sa takot kasabay ng pag-atungal din ng aswang dahil sa nakakwintas na bawang sa babae. Bitiwan mo siya! Sigaw ni Danny habang tumatakbo palapit sa dalawa. Dinamba niya ang matrukulan at pareho silang bumuwal. Biglang naramdaman ni Danny ang pagbagsak sa kanya ng kalaban. Pinilit niyang inaabot ang aswang at nalaman niyang kahit hindi ito nakikita ay pwede itong mahawakan. Nang makapanan niya ang katawan nito, itinumba niya ito sa sahig at saka pinagsususuntok habang napaibabawan niya ang halimaw. Nasakal naman uli siya ng aswang kung kaya't napahinto sa pagsundok dito. Danny! Dahil hindi na alam ng nobya ang gagawin, inihagis na lang nito sa dalawa ang kwintas na bawang. Hindi sinasadyang napasot ito sa leeg ng binata. Unti-unting nanghina si Danny. Pinipilit niyang alisin ang bawang sa leeg. Danny! Allergic ako sa bawang! Mahinang sabi ng binata. Naku, I'm sorry. Nakakuha ng pagkakataon ng aswang na maisalya si Danny at napahiyaw ang binata nang tumama siya sa dingding ng bahay. Pagkatapos ay nakita ni Vel na gumagalaw ang mga kasangkapan na parabang hindi pa ng malakas na hangin. Hindi! Napatakbo si Vel nang makitang pinupuntirya siya ng aswang. Kaagad siyang tumakbo sa kwarto at inilak ang pinto. Halos gibain naman ng halimaw ang pinto para makapasok lang ito. Maya-maya ay nangihinang nakalapit si Danny sa halimaw at isinuot dito ang kwintas na bawang. Umalingaw-ngaw ang malakas na atungal ng aswang sa loob ng bahay dahil sa sakit na dulot ng bawang sa kanya. Unti-unting bumababa ang bawang sa sahig hanggang sa nawasak ito at nagtalsikan. Umatungal pa ang aswang bago tuluyang lumabas ng bahay. Halos wasakin ito ang pinto sa paglabas. Nagmamadali naman pinuntahan ni Danny ang nobya sa kwarto. Babe, nasaan ka? Natataranta niyang hinagilap ang nobya nang makitang wala ito sa silid. Napatingin siya sa malaking cabinet na tila antik na sa kalumaan.
Marahan niya itong binuksan at tumambad sa kanya ang nobya na nakasuksok sa sulok nito. Oh, bakit nandiyan ka? Halika, lumabas ka na. Wala na ang aswang. Umiiling ang nobya habang tumutulo ang luha. Halos hindi na ito makahinga sa kakaiyak. Nandiyan pa. Wala na. Halika na. Inilahad pa ni Danny ang kamay para sumama sa kanya ang nobya. Iniunat naman ni Vel ang kamay at itinuro si Danny. Bakit ka takot sa bawang? Hindi totoong allergic ka dun, di ba? Bakit ka nangihina sa bawang? Natigilan si Danny sa tanong sa kanya ng nobya. Sige na, lumabas ka dyan kung gusto mong malaman ang sagot ko. Seryoso niyang sagot. Pagkatapos ay lumabas ng silid at nagpunta sa kusina ang lalaki. Hinintay niya doon ang nobya. Makalipas ang ilang oras ay nagpakita na ito sa kanya. Nag-aalangan pang umupo ang babae sa upuan. Sige na, mag-almusal ka na. Nagluto ako ng almusal. Inumin mo na rin yung kape bago pa lumamig. Umiling-iling lang ang nobya niya sa kanyang sinasabi. Nakayuko ito at ilag sa kanya. Noong nililigawan pa lang ng tatay ko ang nanay ko, nangyari din sa nanay ko ang nangyayari sa iyo ngayon. Napatingin na ang nobya sa kanya na mag-umpisa na siyang magkwento. Tapos? Hindi alam ng nanay ko na matagal na pala siyang binabantayan ng matrukulan. Hinihintay nito kung kailan siya pwedeng magbuntis. Kaso, nagalit ang aswang nang dumating ang tatay ko at niligawan na siya. Ang pananahimik ng aswang at matyaga nitong paghihintay ay natapos nang dumating si tatay. Lumantad na siya. Hindi nito kinaya ang sobrang selos. Dahil noon, conservative pa. Hindi mababantayan ni tatay ang nanay ko dahil bawal siyang pumunta sa bahay at doon matulog. Hindi alam na magulang ni nanay na inaaswang siya. Hindi naman masabi ni nanay sa kanila kasi wala naman siyang katibayan kasi nga invisible yung aswang. Tanging si tatay lang ang nakakaalam kasi nagkasagupa na sila noon ng isang beses. Pero nagkaroon ng pagkakataon na wala si tatay. Ayun, nabuntis ng aswang si nanay. Anong nangyari? Galit na galit ang lolo ko kasi si tatay lang yung nobyo ni nanay noon eh. Ayun, ipinakasal sila. Pumayag naman si tatay ko kasi mahal niya si nanay. Pero nandoon yung takot na baka... Baka? Baka halimaw ako pag sinilang ako. Napamulagat si Vel nang malaman ang parting yon ng kwento pero hindi siya nakakibo. Kaya itinuloy na lang ni Danny ang pagkukwento. Tinatakot ni tatay ang matrukulan tuwing nararamdaman nila na malapit ito. Kasi ang gusto lang ng halimaw na yon ay kainin ng sanggol habang nasa sinapupunan pa. Tinatakot niya ng balisong, inaamba sa ibabaw ng tiyan ni nanay. Sinyalis daw kasi yon na parang pinagtatangkaan mo ang sanggol na papatayin. Eh hindi kumakain ng patay na sanggol yung aswang na yon. Gusto nila yung tumitibok pa yung puso. Ayun, matyagang nagbantay si tatay kay nanay. Bawat sandali. Hanggang sa ligtas ako na ipanganak. Tapos? Nakikita ni Danny na maraming gustong itanong ang nobya. Hindi lang nito magawa. Baka sa mata nito na gustong itanong kung nagiging aswang din ba siya. Ayun, natuwa naman ang magulang ko kasi lumabas akong gwapong bata at malusog. Bahagyang nawala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa dahil sa kanyang pagbibiro. Feeler ka din ano? Doon na nagkalakas ng loob si Vel na itanong ang gusto nito. Hindi ka ba nagiging aswang? O kaya ay nakakaramdam na kumain ng tao? Well, hindi pa naman. 20 years old na ako ngayon pero hindi pa naman ako nagbabagong anyo. Baka mga 72 years old siguro, e-epekto na sa dugo ko yun. Sagot ni Daddy habang tumatawa pa. Loko. Hindi, pero biro, lumalakas lang ang pakiramdam ko na makadetect ng aswang sa paligid. Siguro, nasa dugo ko na kaya ganon. Yun nga lang, nangihina nga ako sa bawang. Babalik pa kaya yung aswang na yun? Paano ba niya ako tatantanan? Matagal bago sumagot si Danny. Nag-aalangan siyang sabihin ang sagot dahil baka hindi ito magustuhan ng nobya. Well, birhin na babae lang kasi ang gusto nila.
Seryosong napatitig si Vel kay Danny pagdakay hinigop ang mainit na kape. Napaso pa ang labi ng dalaga. Mabilis naman siyang hinawakan ni Danny dahil bigla itong nag-alala. Oh, mag-ingat ka kasi. Bahagyang lumayo si Vel na ikinailang naman ni Danny. Humigop na lang din siya ng kape at tumingin sa labas ng bahay. Kung ganun, yun lang ang paraan para tigilan ako ng aswang. Napatingin si Danny sa nobya. Naiisip niya ang iniisip nito pero bigla siyang kinabahan. Oh, bakit? Gawin natin. Ano? Ang alin? Biglang namutla si Danny sa narinig. Hindi na siya mapakali sa upuan. Huwag ka nang pa-inosente pa dyan. Ano ka ba? Nasisiraan ka ba? Wala na akong ibang maiisip pa na paraan. Ikaw pa may naiisip? Tanong sa kanya ng nobya. O diba wala rin? Hindi mo naman ako mababantayan palagi. Kesa naman magkaanak ako sa aswang na yun. Lahing matrukala na lang din naman. E di sa half tao na, half matrukala na lang. Paano kung bigla ako maging aswang? Yung seryosong tanong ni Danny ay sinagot ng nobya ng pabiro kung kaya't napatawa siya. Eh di kainin mo ako kesa kainin ako ng ibang aswang. Tanginan yan. Ang pabirong usapan nila ay tinutuo na rin dahil wala na silang ibang maisip na paraan para tigilan sila ng aswang. Maya-maya pa, bumulong si Danny sa tenga ng nobya habang nakayakap siya dito matapos ang kanilang pagniniig. Kailangan kong kausapin ang magulang mo, babe. Ha? Bakit? Kailangan kitang panugutan, siyempre. Parang ayaw mo, ah. Mapapatay ako ni Papa. Sira ka ba? Huwag muna ngayon. Bigla namang nalungkot si Danny dahil sa pagtanggi ni Vel sa kanya. Parang ayaw mo akong maging asawa. Gusto mo ba yung isang aswang na lang? Sira, hindi kasi ganun kadali yun. Graduating na ako, babe. Kaya hintay ka muna, ah. Darating din tayo dyan. Sige. Ilang araw pa ang pinalipas ng dalawa sa bahay na yon dahil siniguro nila na hindi na babalikan ng aswang si Vel. Nang hindi na sila ginambala, bumalik na sila sa kanilang apartment at muling itinuloy ang kanilang buhay. Wakas!